And start recording mga kalapida, welcome back sa isa namang reaction video. So, sabi ko sa inyo kanina, pag mga hindi natin kabisado yung topic, hindi natin pinapakialaman, di ba? Kaya pakialaman natin itong Department of Energy, Committee on Energy. Pagtripan na natin. Tignan na natin kasi hindi ito, committee naman ito ni Idol. Tignan natin kung may, kung may mapapala tayo, ha? Ano lang, syempre, critical thinking na lang gamitin natin kahit hindi tayo expert pagdating sa mga proseso ng energy, di ba? Pero pakikinggan na lang natin sila kung paano sila magtalakay or kung paano nila yung pinamatamang term doon mag-grandstanding. So, tapos magbibigay tayo ng ano, doon na tayo sa patapos na part kasi hindi ko pinanood to eh. Yung later part lang napanood ko. So, doon tayo magbibigay ng reaction video. Ha? So, papanoorin natin to. Tapos, comment kayo. Subscribe kayo, guys. Mga bago pa lang dito sa channel, pakisubscribe kung gusto nyo mga ganitong topic. Yung mga against the due process, yan yung topic natin. Subscribe kayo dito. Hit the notification bell. Percy Lapita Vlogs. Una. Unahon lang yan. Una-unan. And play natin to. Pakinggan natin si Idol. Na-champuan. Committee niya. No? Committee on Energy. Di pakinggan natin. Yung sinabi kanina na NGCP na moving target of fluid. Saan po talaga ang pinaka-problema doon? Masyado mabilis. Masyado kang mabilis, Idol. Dapat mabagal ka. Ayan. Right of way. Dahil nga po yung back. Time moving target of fluid. So ano po talaga ang pinaka-problema doon sa right of way? So ano daw yung dapat pinaka-problema sa right of way? Ayan. So pagdating doon, sasagutin siya nito. Okay, pakinggan natin yung sagot. Siyempre, siya yung chairman niyan, di ba? Ito, mga co-chairman niya. Mamaya, bibigyan natin ng conspiracy theory to, ah. Tuloy. Wait. Dahil nga po yung timing ng pagkuha kasi as concessionaire, kukuha ko lang, mag-i-start po sila ng acquisition kung number one, nakita ng approved sa TDP at number two, nag-file na sila sa ERC. At kung CRC wala pang decision, so wala pang masyadong movement. Although, I'm sure meron naman silang... May sinasabi po kung minsan yung NGCP, hindi na nag-cooperate yung mga taga-LGU. Hindi na po pumapayag yung mga mayari ng lupa. Ayan, sige, pakinggan natin yung sagot. Maganda yung sagot naman ni Mamang Pogi Tuloy. Maganda nga po yan na sabi ko nga ako, kung gobyerno ang mag-acquire ng right of way at ihahain na sa concessionaire pag nakuha na ni Transco. Kasi pag government ho kasi ang pumupunta kumukuha ng right of way ay hindi ano. Ito, minakausap po akong private company. So, ito, sinasabi niya base dun sa experience niya para mapagbigyan yung right of way, di ba? So, sana mas maganda daw kung government ang makikipag-usap kasi mas madali daw makipag-usap yung tao kasi walang magagawa. Pagka kasi kinuha ng gobyerno yan, babayaran mo yung tao, di ba, sa lupa niya. Pagka kasi gagawa ng project yung isang lupa, halimbawa, yung sa bahay ng inuupahan ng kaibigan ko dito sa may Valenzuela, dahil tatamaan sila ng railway, nung project ng railway, so, kailangan ibenta na nila yung lupa nila. Diba? Kasi, sa gobyerno yun. So, eto, mga private daw, nahihirapan sila makipag-usap pag private sa private. So, may sense naman, diba? So, pabalik natin, ha? Right of way ay hindi ano. Ito, minakausap po akong private company na ang nagpapadelay kasi gustong makakuha nung sinasabi nyo kanina. So yung nagpapadelay yung private company nga. So tuloy. Senator na palakihan pa yung value nung right of way. Mm. At ang katwiran nilang lagi sinasabi, hindi na naman kayo gobyerno eh. Mm. So in other words, so tama ako, 'di ba? Kasi pagka private to private lang bibili, pwedeng mong tanggihan. Diba? Ano pakialam ko, wala ka namang proyekto. Eh kung project ng government yun, syempre, wala silang magagawa. Hindi ko lang alam kung nasa batas yun, pero I think nasa batas yun.
Kasi ang daming nabiling lupa. Katulad yan, from C5, di ba? Mindanao Avenue. Tapos yung railway project. So, ang daming tatamaan yan. So, yung mga lupa na yun, pinagbebenta. Pinagbibili ng pinagbebenta sa gobyerno. Okay? So, binenta na yun. So, yun nangyari na yun. Eh, tama yung sinasabi na itong mamang Mr. Mama. Okay? Ngayon, pakinggan natin yung isasagot ni Senator Rapi Tulfo in action. Even that could be, ano, could be a reason for delaying by the one who owns the land. Pwede hong gamitin. Pero, teka muna. Ito. Ayan na. Teka muna. Sir Del Mundo, so kahit na mag-offer sila na mataas na amount doon sa market value ng lupa, tatangkap pa rin sila? I don't think so. Pwede yun. Depende kung ikaw mag-o-offer. Billion ba? Ilang billion ba? Tuloy. I believe that. Kung halimbawa ako, mayari ng Professor Del Mundo, so kahit na mag-offer sila na mataas na amount doon sa market value ng lupa, tatanggihan pa rin sila? I don't think so. Bakit naman hindi sila pwedeng tanggihan kung private? Diba? Kasi nga hindi naman sila mapipwersa eh. So wala silang pakialam. Kung private lang bibili ng lupa nila, kahit offeran mo yan, eh kung ayoko eh, kung ancestral house namin yan, tanga ka pala eh. Yan na, uminit na. Initulo na naman lapid. Tuloy. I don't believe that. Kung halimbawa ako, I don't believe that. Bakit? Lahat ba ng inofferan mo? Ikaw siguro, lahat ng, mag-boy offer ka nga, di ba? Boy connection ka eh. Kaya siguro, ikaw nga bumili, try mo. Diba? Kaya nga nagpapatulong. Mas okay nga kung gobyerno eh. Binigyan ng solusyon pero ayaw pa rin paniwalaan. Diba? Mas okay na nga yung gobyerno. Anong pag-iisip yan? Oh! Amount doon sa market value ng lupa, tatanggap pa rin sila. Mag-offer si... Pero, teka muna. Professor Del Mundo, so kahit na mag-offer sila na mataas na amount doon sa market value ng lupa... Diba? Kahit mag-offer sila ng mas mataas na amount doon sa value ng lupa, tatanggihan sila. I don't think so. Believe that. Kung halimbawa ako... I don't believe that. Maniwala ka. Nagtanong kayo ng solusyon, sinabi yan ng solusyon, nagtanong kayo kung paano masusolusyonan, sinabi ng tao na yun nga yung problema, tapos ngayon sasabihin mo, you don't think so? Wag niyo na, sabi siya, wag na kayong kumuha ng mga resource person eh. Kung eto din lang taon to, nagsasayang ng pera natin. Tuloy. Mayari ng lupang ito. Okay, operan mo ako na mas mataas pa sa market value. Kahit mas mataas pa yan sa market value, kung lupa nila yon at minana nila yon, ayaw nilang ibenta sa private, wala kang magagawa. Ibibenta ko ng lupa ako. Eh, kasi ikaw yon. Mukha kang pere. Makikinabang ako versus kung babarat. Eh talaga ikaw yun, makikinabang ka. Ako, hindi ko ibibenta to. Ba't babaratin kung nasa saad naman sa batasyon na pagka gobyerno, wala kang magagawa? Eh di tanungin mo yung mga may bahay doon, yung mga dinaanan ng mga NLEX, ng mga tinamaan ng mga ano, tinamaan ng mga proyekto ng ano, build. Pagtatanungin mo yung mga may-ari ng lupa, alam ko yun. Pagdating dun ah, pero sa energy hindi. Sa mga right of way lang. Tuloy. Diba, gobyerno lalapit. Ang i-offer ng gobyerno mas maliit. Eh ako private, offer ko mas malaki. Dito ako sa private, I don't care about... Eh ikaw yun. Ikaw yun. Mukha kang pera. Gobyerno, hindi naman ako... Opinyon ko yun ah. Tulong. Diba? Sa pagtanggi niyan. Eh kung yun yung nasa batas... Diba? Kaya nga sinabi na nga, gobyerno eh. Pag gobyerno, may kamay eh. Mag-isip ka rin. Wala talaga. Tuloy. Dito na lang ako magbebenta ng lupa ko sa private. Mr. Chair. O di, ikaw magbenta sa private. Ikaw na magbenta. Benta mo yung mga lupa mo. Para hindi makakuha ni Julie Lee Coop. Hindi, sa iba na nga pala nakapangalan. Okay. Side comment lang yun. Okay, tuloy.
Yes, Attorney Alabang. Actually, well and good kung mapapadali po ng gobyerno. But Oh. our experience po is, kasi tama po kayo, minana namin yung mga facilities. The vast majority po ng right-of-way ng Transco, Napocor, na inamana namin, undocumented. And that Oh. poses an operational problem for us. Kasi pagpasok po namin, hindi ho, nagagalit po sa amin kasi iniisip nila na kami yung pumasok ng walang right-of-way. Boom. So siguro po maganda yon kung ma-streamline nila, but by our experience, yung minanaho namin wala rin hong dokumento. So medyo nahihirapan po kami. Oh, kaya humihingi ng tulong saan? Sa gobyerno, hindi ma-detect, sinabi na nga yung problema. Tapos nung binigyan ng kasagutan, I don't think so. Tangina, nagtanong pa. Tangina, hearing to, clown. Circus. Tuloy. Doon. Pangalawa po, Mr. Chair, personal po experience to because I do also help sometimes in the negotiation of right-of-way. Sana po lahat, no? Sana all po na pag binigyan mo ng reasonable na presyo, kukunin. Pero oh. Meron po talaga kaming na-encounter na halimbawa, no, nakasulat sa valuation for tax purposes, agriculture, pero pag bintahan, biglang commercial. So yung basis ng valuation niyo po, kunyari 500 pesos per square, biglang ang sisingilin sa amin 8,000 per square. Mm. At dahil nga po kami ay isang regulated entity, we try to exercise prudence po in pricing kasi it will go into our capex. Oh, ayun. So naliwanagan ka ngayon. Ha? So yun nga po. Oh, hindi mo pa rin tatanggapin 'to. That's another thing that so ibig sabihin tama 'yung sinasabi ni professor kahit na mataas 'yung tinataasan ng may-ari ng lupa 'yung value, 'yung market yes. value ng lupa. Then therefore kung you don't think so. No, tama rin si Professor Del Mundo. Again, kung nasa gobyerno sana ang gumawa ng offer, eh mas madali mapapayag 'yung may-ari ng lupa. Actually ang nakita oh, ano ka kinontra mo 'yung sarili mo ngayon, tanga. Tang ina. Ha? Pakinggan niyo. Oh, sumagot. That could be ano, could be a reason yeah. for delaying by the one who owns the land. Yeah. Pwede hong gamitin. Pero, teka muna, Professor Del Mundo. So kahit na mag-offer sila na mataas na amount doon sa market value ng lupa, tatanggap pa rin sila? I don't think so. I don't believe that. Kung halimbawa ako, mayari ng... Paranoid ka na! Tuloy! ...pang ito. Okay, operan mo ako na mas mataas pa sa market value. Ibibenta ko ng lupa ako eh, kasi mapakikinabang ako versus kung babaratin mo ako, hindi ko ibibenta to. Diba, gobyerno lalapit. Ang i-offer ng gobyerno mas maliit. Eh ako private, offer ko mas malaki. Dito ako sa private, I don't care about the gobyerno. Hindi naman ako makukulong. Yan ang mentality ng mga swapang, ha? Tuloy. Diba? Sa pagtanggi niya. Eh dito na lang ako magbibenta ko ng lupa ko sa private. Mr. Chair? Yes, Attorney. Actually, well and good kung mapapadali po ng gobyerno. Narinig niyo yung sinabi ni Rapi Tulfo, I don't think so, ah. Hindi niya pinaniwalaan tong si Mamang Pogi na ano, na mas okay kung yung gobyerno, ha? O, pakinggan natin yung sagot ng babae. But our experience po is, kasi tama po kayo, minana namin yung mga facilities. The vast majority po ng right-of-way ng Transco, Napocor, na inamana namin, undocumented. And that poses an operational problem for us kasi pagpasok po namin, hindi ho, nagagalit ho sa amin kasi iniisip nila na kami yung pumasok ng walang right-of-way. So, siguro po maganda yon kung ma-streamline nila, but by our experience, yung minanaho namin, wala rin hong dokumento. Oh. So medyo nahihirapan po kami doon. Pangalawa po, Mr. Chair, personal po experience to because I do also help sometimes in the ayan negotiation na. Of right-of-way. Sana po lahat, no? Sana all po, na pag binigyan mo ng reasonable na presyo, kukunin. Mm. Pero meron po talaga kaming na-encounter na halimbawa, no, nakasulat sa valuation for tax purposes, agriculture, oh. pero pag bintahan, biglang commercial. So yung pwede yun, para tumaas lalo. So sino man mo problema, sila, di ba? Tuloy. Ng valuation niyo po, kunyari 500 pesos per square, biglang ang sisingilin sa amin 8,000 per square. Oh, di ba? Alam niyo yon yung mga bentahan ng lupa na ganyan. Yung iba naman, pinabababa sa tax para mabili nila, kunwa, hindi na sila mag-tax. Nagpapagawa sila ng dalawang deed of sale, yung iba ganun ginagawa. So, parang ganun yung nangyayari dito. Where? At dahil nga po kami ay isang regulated entity, we try to exercise prudence po. You should know better, Rafi Tulfo. Pricing kasi it will go into our capex. So yun nga po, that's another thing that... So ibig sabihin tama yung sinasabi ni Professor kahit na mata... Oh, tama yung sinasabi ni Professor. Oh, ba't kanina sabi mo you don't think so? Hindi ako naniniwala.
at tinataasan nung may-ari ng lupa, yung value, yung market Yes. value ng lupa. Then therefore, kung gobyerno, tama rin sa iyo, Professor Del Mundo, again, buisit ka. Kung nasa gobyerno sana ang gumawa ng offer, eh, mas madali mapapayag yung may-ari ng lupa. Actually, ang nakita po namin... Buisit ka, di ba? Anong sinabi mo kanina? Ganyan ka kasi nungaling. Mr. Chair. Kaya dapat talaga maibalik na sa gobyerno. Dapat. O, utot mo. I don't think so. I don't believe. Mukha mo. Ganyan ka magpaikot ng tao. Parang wala nangyari. No? Delete, delete, delete po ko ng inang yan. Diyan sa NGC. Dapat. O, ang napi- Eh, tuloy, 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 tuloy. Tuloy natin, ha? Eh, nakakainit na ulo to si Idol, eh. Kita mo, oh, parang wala lang nangyari yung tawa niya. Mukhang tanga lang, no? Kantanga lang, no? Kantanga. Pahiya kasi siya, eh. Nagtanong kayo sa resource person, sinagot ko ano yung magiging solusyon. I don't think so. Nung sinusugan nung isa yung paliwanag nung Mr. Pogi, biglang sasabihin mo ngayon, tama siya. Ang ina, credit grabber ang puta. Po namin, Mr. Chair, with your indulgence, is that ang ginawa po ng Transco noon, minsan maski po Napocor Transco, and this is the one that we see po, no, they can refute me if they want, pero nakita po, pumasok ng walang dokumento, minsan walang bayad. So yun po yung nangyayari. In fact, I do personally sometimes help with the negotiation. Land po is a very, very emotional topic. Minsan po, hindi sila mahirap kung meron silang maliit na plot na land, pero pag kinuha ho yan ng walang bayad, wala na ho talaga. So that is something that we encounter talaga. Maraming marami ang right of way na minana namin from Transco Napocor na hanggang ngayon po walang nata-turn over sa amin na documentation in terms of easement and right of way. On the part of NGCP naman po, sinisikap po talaga namin na lahat ng mga lupang papasukan namin e documented po with an easement or with an easement or purchase po. Okay. Mahilig kasi ito si Rapid Pool po sa illegal tsaka sa cut the process, kaya ganyan ugali niyan. So mga kalapit, huwag niyong gagayahin yun, ha. Sumunod tayo sa tamang proseso para hindi tayo naiipit, di ba? Tama yung ginagawa na itong mga resource person. Tapos bebembangin mo. Utot ka talaga, yun, no? Sa joke. Before we run out of time, Attorney, I mean, Senator Bongo, go ahead with your opening statement, Senator. Forward natin to. Okay naman si Senator Bongo. Forward natin to. Wala naman tayong problema kay Senator Bongo. Contest ko yung hangman. Mas okay pa si Senator Bongo, eh. Sir, in the island should be forward. Malapit na to matapos, guys. Dito tayo sa bandang dulo, may maganda na naman, eh. Nessa. Si kanina ni Hansko, NGC, pero to BP din na to answer that. Yes, please. On issues po. Part, Mr. To Chair. Ito to. Meron. Chairman, my last question to NGCP. Meron pa ba tayong Chinese employees? Ayan, to. Yeah, Mr. Chair. Ito. Yung mga, ito yung kinabubuisitan ni Rapi Tulfo, di ba yung sa 6040 na yan. Eh, tinatanong ngayon kung may Chinese employee pa dito sa Pilipinas. Okay, pakinggan natin. Maganda to. May paparinig ako sa inyo. Baka may ilabas na naman na bayag. Tuloy. Yung Chinese employees in NGCP. Yeah, Mr. Chair. Meron. First of all, I would like to clarify. Sapa. And Mr. To Chair, date, yung Chinese employees in NGCP. Yeah, Mr. To Chair. Date, meron. Ba't ikaw sumasagot? Ikaw ba yung resource person? Ikaw yung resource person, meron? Ha? Ikaw sumasagot, epal ka talaga, eh, no? Patayin mo muna yung mic mo, nagsasalita yung iso. Employees in NGCP. Yeah, Mr. To Chair. Date, meron. Ikaw sumasagot. Tatlo ata sila, pati si Risa. Hindi. Pakinggan. Employees. Last question to NGCP. Meron pa ba tayong Chinese employees in NGCP? Yeah. Mr. To Chair. Date? Meron. Diba? Meron daw. First of all, I would like to clarify and express our apologies for the delayed project. Oh, yun naman pala, eh. Hindi ko lang po na-express, pero aminado po kami na may mga delayed projects. Pero hindi palang tablan. Pero po,
Yan po, ginagawa namin ng paraan. We are hoping to energize a second one by today. Nagdadasal ho kaming lahat dito para mabigyan namin kayo ng magandang balita. Okay. So, katanungan, yes po, wala po. Only to the extent of the... Pero sinabi ni Rapi Tulfo, meron, di ba? Oh, pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo, ha? Meron pa ba tayong Chinese employees in NGCP? Yeah, Mr. Chair... Meron. Oh, meron daw, meron, no. Tangina, siya sumasagot. Oh, pakinggan natin. First of all, they're hoping only it wala nang director sa board namin. Wala pa para mabigyan namin kayo ng magandang balita. Pakinggan yung sagot. Yes po. Wala po. Only wala to na. The extent of the four director sa board namin. To date wala nang you don't have any more executive and managing positions. Mm-hmm. That are being held by Chinese individuals. From the from the beginning po, they've only exercised advisory and advice in an advisory capacity or as members of the board. And to date, they are only limited. These Chinese individuals are limited to the board. Yes, sir. Out of the four, tatlo po yung nandito. Yeah. Please submit. Oh. Pero ano sabi ni Rafi Tulfo? Meron. Tang inang utak yan, boy. Yan ba yung senador nyo? Mas marunong pa sa resource person, kaya nga resource person yan, kumukuha kayo ng resources or kaalaman dyan. Diba? Tapos biglang sasabihin mo, yes, meron, marunong ka pa, o ngayon, bembang ka. Maybe your updated table of organization so that we will update our record. Yeah, apologies, Senator. We submitted that this morning via email. I think it was sent via my email. So it's with you, sir. All right, thank you. Okay, quickly, sasabi ni Attorney Alabanza, so wala na pong empleyado na Chinese. Oh, sabi niya wala na, ikaw meron. Ang state good of China dito po sa Pilipinas na 40% nagmamayari ng NGCP, am I right? Yes po, from the beginning, advisory and board capacity lang po sila. Okay. Oh. Yun na lang, pero mga empleyado, wala na. Pero sinabi ni Rapi Tulfo, ulitin ko sa inyo, meron na. Kasi nangunguna siya. Ang inapukin ng... Putang, nagigil ako. State Grid of China, sabi niyo wala ng empleyado dito sa NGCP. Pero meron sila mga empleyado doon sa China. Malamang! Na yun yung gagawa ng remote access. Ang ina, remote access. Put, ina. Pakinggan niyo, ha? Para may pipindutin lang doon at kaya nang pasukin yung ating, di ba? O, di ba? Paranoid. Tangina, hindi kaya ito yung nagdodroga. Baka nasa yung 900 kilo ng shabu, ah. Tangina yan. Baka ikaw yung protector. Baka ito yung balyena po kayo ng ina. Paranoid. Paanggan nyo? Tinandoon at kaya nang pasukin yung ating, di ba? Categorically, Mr. Chair, hindi po pwede yon kasi ulitin ko po yung explanation namin. Ayan. Yung system operations po na nagko-control ng transmission system at yung pagbato ng kuryente across the Philippines is standalone po siya. Hindi po siya konektado sa VPN or sa internet. Boom! Isolated po siya, meaning balik within the system po. Pero meron sila mga empleyado doon sa China na yun yung gagawa ng remote access. Tangina, ano kaya to? Parang ano, tawag dito yung utak niya, kala mo yun sa mga pang-cartoons. Parang may mga Matrix na ganun. Ganyan ba? Parang fiction yung ginagawa ni Rapi Tulfo, eh, no? Na pelikula. Para may pipindutin lang doon at kaya nang pasukin yung ating... Diba? Categorically, Mr. Chair, hindi po pwede yon kasi ulitin ko po yung explanation namin. Yung system operations po na nagko-control ng transmission system at yung pagbato ng kuryente across the Philippines is standalone po siya. Hindi po siya konektado sa VPN or sa internet. Isolated po siya, meaning within the system po namin na sarili yung communications namin po. At again, this is also similar to what we inherited from Transcom. Standalone, hindi kailangan ng internet. Kumbaga sa DJ controller, hindi na siya kailangan ng laptop. Standalone siya. Ha? Ganun lang kasimple. Tuloy! Kaya po ang NGCP, may sarili po siyang system of communications between our substations. Hindi po kami nag-rely sa Globe, Converge, or Smart sa internet po. So, kasama po yan sa protections na
Yun nga yung gusto ni Rapid Tulpo, makuha ng globe yan eh. Mamaya na, baka basagin na naman natin yung conspiracy theories. Conspiracy theory natin. Saglit, tang ina. At yan po yung okay. Difference sa Ukraine. Mr. Chair? Well, yan yung depensa nyo. Pero hindi naman lahat ng sinasabi nyo ay totoo. So I would still... Hindi lahat ng sinasabi nyo ay totoo, putang ina mo. Dapat hindi mo tinanong. Cons namin. At yan po yung okay. Difference sa Ukraine. Mr. Chair? Well, yan yung depensa nyo. Pero hindi naman lahat ng... Ba't naging depensa yun? So, bakit naging depensa yun? So, ibig sabihin, inaatake mo, dumidepensa siya? Ha? Depensa? Mr. Chair? Well, yan yung depensa nyo. Pero hindi naman lahat ng sinasabi nyo ay totoo. So, I would still stand by what I've heard and what I've... Ito, narinig mo rin naman eh. Yung siya, pinakinggan mo siya, di ba? Narinig mo rin naman. Hindi mo rin ba pwedeng paniwalaan? Sasabihin mo, depensa? Ha? Ang paniniwala mo, yun yung chismis. Yung mga away kanto. Yun ang sanay ka. Diba? Eto no, sila na mismo. Tangina yan yung mga nakakaalam. Paniniwalaan mo, chismis. Believe na man lahat ng sinasabi nyo ay totoo, so I would still stand by what I've heard and what I believe na... What I've heard and what I believe. Yung pinaniniwalaan niya. Bakit? Anong alam mo dun? Eh, ang alam mo, remote pindot-pindot, eh, wala nga ganun. Ang ina, tanga. Syungador. Ang ina. Yeah, totoo, so I would still stand by what I've heard. O, di mag-standby ka kung anong gusto mo sa ano, putang ina, may hangganan lahat yan. Sabi ko sa inyo, may hangganan lahat. Tuloy. Na, meron pa rin talang capability ang China. May hangganan niyang katangahan. Na kung gusto nila remotely makaka-access sa ating national grid. Paano mo nalaman? Ikaw magpaliwanag. Okay, for the lack of Ikaw magpaliwanag. Na kung gusto nila remotely makaka-access sa ating national grid. Paano magiging kung gugustuhin nila remotely makaka-access sa ating national grid? Eh puki ng ina, sabi nga stand alone, 'di ba? Naka-program na 'yun sarili, stand alone na 'yun, stand alone. Kaya nga, stand alone. Hindi mo pwedeng pasukan na ng ibang ano. Oh Lord. Diba? Unless may pupunta dito, palitan natin. Siyempre, mamonitor uli yan. Lagyan uli natin. Update natin yung program. Ganun kasimple yun. May... Hindi yun, sige, reprogram natin. Nandito kami sa China. Hindi ganun yun. Ang ina. Okay, for the lack of Okay. Last na lang, ayaw niya kasi gusto niya sa kanya lang talaga yung floor. Pero dalawa naman kayo magkakampi. Manifestation, hindi. Go ahead. Yes. So, kasi last manifestation ko po, kasunod ng line of questioning ng chair, minsan kasi may mga bagay na hindi magagamot ng mga mechanical na usapin lang. May mga bagay na hindi magagamot ng mechanical na usapin. So, ano yun? May sakit yung mechanical. Kasi, may mga bagay na hindi magagamot ng mga mechanical na usapin lang. Lalo na yung matter of trust. Trust? Ang ina, kami ba may tiwala sa inyo? May tiwala ba tayo sa mga Dilawan at Pinklawan? Hindi talaga magagamot. Ang ina, yung mga Pinklawan, Dilawan ng mga... NPA, hindi talaga kami maniniwala dyan. Diba? Paano kami maniniwala? Sabi mo, trust, utot ka. Balikan nyo, ha? ...ng mga mechanical ng line of questioning ng chair. Minsan kasi, may mga bagay na hindi magagamot ng mga mechanical na usapin lang. Lalo na yung matter of trust. Lalo na yung matter of trust. Yun din yung wala kami sa inyo, hindi na talaga magagamot yun. Wala kaming tiwala sa Dilawan. Nakagaya niyong dalawa? Ha? Brinotap mo ba dyan yung trust? Wala talaga aming trust sa mga Dilawan. Kaya nga ikaw lang nakapasok. Ewan ko kung paano ka pa nakapasok dyan. Tuloy. Lalong importante ito, magkaroon ng kumpiyansa, hindi lang ang aming komite, ang aming chair, ang
Ayan, balapit na tayo. Kung at kasi balak na talaga ng komite pag-aralan yung paglipat ng systems of okay, systems of operation. Saglit, saglit, back. Balak na talaga ng komite pag-aralan yung oh. paglipat ng systems operation sa o sa isang independent body. Okay. Ito na yung conspiracy. Kung bakit nila ito tinatapik. Ito na yung conspiracy, ha. Si Rafi Tulfo, eh, talent lang po yan ng Channel 5. Okay? Ngayon, nagtataka tayo kung bakit naging Rafi Tulfo in Action Foundation, yung RTIA. Kasi yun yung nagdemanda kay Attorney Libayan ng copyright infringement. Kung etong si Senador Rafi Tulfo, eh, talent lamang, pero sa, okay lang na sa kanya pinangalan, eh, ibig sabihin, pinapasahod siya. Nino, pinapasahod ba siya ng Channel 5? Pinapasahod ba siya ng foundation na pag-aari niya? Na dahil foundation yun, may board daw kuno. Okay? Pinapasahod siya nun, di ba? Pagkatapos ngayon, boss niya si Manny Pangilinan na nakipag-merge na sa Channel 2 na pagmemeari ng mga Lopezes. Tama? Na si Manny Pangilinan din ang may-ari ng Globe, ay ng Smart at saka ng PLDT. Diba? Tapos etong si Rizo Ontiveros na dilawan, syempre, dilawan yan, eh, Channel 2 rin yan. So, gusto nila magkaroon ng transfer nung itatransfer na yun dito, gusto nila mga Pilipino kasi gusto nila uli ma-manipulate yun. Gusto nila ila uli ipasok yung oligarch na yun. Okay? Na etong mga to nagpapapit dun sa mga matataas na tao na yun. Totoo ba yun? Hindi ko alam, pero may pwede, ba? Diba? Kung si Rafi Tulfo ay paranoid, eh pwede rin tayo maparanoid. O di magparanoid na lang tayo. Bahira natin ng dungis lahat kasi nagbabahira na kayo ng dungis dyan. Nagsasabi ng totoo pero gusto mong paniwalaan yung paniwalaan mo. So kami, may mga opinion din kami na pwede rin ganun kung bakit nyo iniipit itong mga to. Kasi gusto nyo yung mga kapangyarihan na yan mapunta sa private na ano, individual dito sa Pilipinas. Lipat ng systems operation oh. sa Transco o sa isang independent body at nila para magkaroon tayo ng kumpiyansang yan, Mr. Oh. Chair. Doon sila sa pinagkakatiwalaan nila kanino kay Manny Pangilinan. Diba? Hawak natin. Hawak natin. Hawak nyo. Hawak kayo. Tangik. Kayo yung hawak. Huwag kami. Diyos ko. Huwag kami. Kayo yung hawak sa leeg. Energy security at national security natin. Salamat, Mr. Chair. Very well said. Okay. Very well said. Alam nyo kung bakit. Tama ka. Papet tayo. Backup material time, notices and invitations for the next hearing. Ayan, tapos na. So, yun yung conspiracy dyan. Pwedeng totoo yun. Ha? Ingat tayo. Ingat tayo sa dalawang to. Kaya lang, marami sa sila nahahawa dito. Buti si Senator Win, hindi pa na... Si Joel Villanueva, si Bato, ano na eh. Tsaka si Robin eh, no? Tsaka si Jinggoy, tsaka si JB. Diyos ko, parang ano na. Tulpo ugali na. Huwag niyong gayahin to, trapo. Itong dalawa, trapo yan, trapo. Opinyon ko yon. At kami nagbabayad sa inyo. Hindi kayo pwede magbalat sibuyas, ha? Kasi pinapasahod lang namin kayo. And stop recording, mga kalapida.